Matatawag po ba akong malandi at mang-aagaw kung isinalba ko lang naman ang aking naging asawa sa sitwasyon na kung saan siya ang talo? Itago na lang natin siya sa pangalang Leslie at taong 2021 nang makilala niya ang isang lalaki na napangasawa niya na ngayon at itago na lang daw natin siya sa pangalang Igop. Magkatrabaho silang dalawa ni Igop at nagkasama din sila sa iisang task kaya doon sila nagkakilala ng husto. At noong una ang akala ni Leslie ay nasa 40 years old na si Igop nang dahil sa kanyang itsura at pangangatawan pero siya ay nasa 30s pa lang. Sadyang stress lang si Igop ng mga panahon na yon kaya medyo tumanda ang kanyang itsura nang dahil sa kanyang love life. 24 years old naman si Leslie at simula noon ay palagi na silang pinagtutulakan ng mga katrabaho nila sa isa't isa pero ayaw ni Leslie dahil alam niyang may ibang girlfriend si Igop. Hanggang sa isang araw ay merong isang malapit na kaibigan si Leslie na humingi ng pabor sa kanya at pinakiusapan siya na agawin daw si Igop sa kanyang girlfriend. At nung una ay naguguluhan pa si Leslie kung ano ba ang tunay na dahilan at hindi niya naman ugali na kumuha ng kahit ano na hindi naman siya ang nagmamay-ari. Pero nagpatuloy pa rin sa pangungulit ang kanyang mga kaibigan na baka pwedeng sila na lang daw ang maging magkarelasyon. Hindi pa rin mawari ni Leslie kung ano ba ang dahilan ng kanyang mga kaibigan hanggang sa dumating ang araw na umamin na sa kanya si Igop. Na si Igop ay isang kabet kaya doon niya lang napagtanto ang dahilan kung bakit gusto nilang maagaw si Igop sa kanyang girlfriend. Hindi raw kasi bagay kay Igop ang maging isang kirido dahil sobrang bait niyang tao at matulungin sa kapwa. Naawa na ang kanilang mga katrabaho kay Igop dahil araw-araw na lang siyang problemado at palagi niyang ikinukwento na hindi siya pinapansin ng kanyang girlfriend. Palagi din sinasabihan si Igop ng kanyang girlfriend ng mga masasakit na salita kaya dahil concerned si Leslie sa kanya ay ni real talk niya. Pero kahit anong sabihin sa kanya ni Leslie ay sadyang matigas ang ulo ni Igop hanggang sa isang araw ay tinanong niya na si Igop kung ano ba ang kanyang pangarap. At sumagot naman sa kanya si Igop na ang pangarap niya ay magkaroon ng masayang pamilya kaya mas lalo na lang siyang naawa kay Igop. Dahil hindi makukuha ni Igop ang ganong klase ng pamilya kung mananatili na lang siyang kabet kaya dito na pumasok sa isipan ni Leslie na alokin niya si Igop. Bigla na lang siya napatanong kay Igop kung gusto niya ba na magkaanak silang dalawa at tandang-tanda pa ni Leslie na yan mismo ang lumabas sa bibig niya. Single mother si Leslie noong mga panahon na yon kaya bigla na lang napatulala sa harapan niya si Igop. Hanggang sa nakapag-usap sila ng masinsinan at sinabi niya kay Igop na hindi siya makakabuo ng masayang pamilya hanggat nandiyan siya sa ganyang sitwasyon. Binigyan niya ng palugit si Igop para makapag-isip sa loob ng isang buwan kahit na alam naman ni Leslie na mahal ni Igop ang kanyang girlfriend. Araw-araw din sinusubukang ipaliwanag ni Leslie kay Igop na mali ang sitwasyon niya na kung anong meron silang dalawa ng girlfriend niya. Hanggang sa napagod na si Leslie at tumigil na lang siya sa pag-intindi kay Igop kaya sinimulan niya na itong iwasan. Kaya laking gulat ni Leslie nang bigla na lang siyang lapitan ni Igop at sinabi sa kanya na subukan nating kilalanin ang isa't isa sa loob ng isang buwan. Nagkakilanlan sila at nalaman nila ang mga bagay na tungkol sa isa't isa hanggang sa isang araw ay may ipinagtapat sa kanya si Igop na nagsisimula nang mahulog ang kanyang loob kay Leslie at nakipaghiwalay na rin siya sa kanyang girlfriend. Pero isang araw ay nagulat na lang silang dalawa nang bigla na lang dumating sa kanila ang ex-girlfriend ni Igop at doon na rin pala magtatrabaho. Sinimulan na rin siyang i-chismis ng ex ni Igop at sinasabihan palagi ng malandi at mang-aagaw ng boyfriend. Pero hindi na lang siya pinapansin ni Leslie dahil ang nasa isip ni Leslie ay tumulong lang naman siya sa sitwasyon ni Igop. Kaya pagkalipas ng ilang buwan ay nagdesisyon si Leslie na lumipat na lang ng ibang trabaho kaya dito niya na nakilala ang tunay na asawa ng ex-girlfriend ni Igop. At sa nilipatan niyang trabaho, ang mga kasamahan niya naman dito ang awang-awa sa asawa ni Ate Girl na nagpapakahirap at nagpapakabait para lang lokohin. Dahil nalaman ni Leslie na hindi lang isa o dalawang beses niloko ni Ate Girl ang kanyang asawa kundi maraming beses pa. At pinagbintangan din siya ni Ateng na siya daw ang nagsusumbong sa kanyang tunay na asawa dahil magkasama pa rin hanggang ngayon si Igop at ang kanyang ex-girlfriend sa iisang trabaho. At hanggang ngayon daw ay ganun pa rin ang gawain ni Ate Girl na palagi niya pa rin niloloko ang kanyang asawa parang wala na siyang pag-asang magbago pa. Sa ngayon po ay masaya pa rin kami ni Igop dahil natuloy po ang isang anak na ipinangako ko sa kanya. Kaya ang tanong ko lang po ay masama po ba akong tao dahil sinagip ko yung partner ko sa relasyong siya naman ang talo? Matatawag po ba talaga akong malandi at mag-aagaw kaya hanggang dito na lang Ate Charis? Para sa akin hindi ko masabing mang-aagaw pero ganun kasi yung magiging tingin nila sa'yo dahil may karelasyong iba si Igop nung naging kayo kahit sabihin pa natin nakabit siya. Pero choice kasi yun ni Igop dahil kahit sino naman babae yung umagaw sa kanya kung ayaw niya naman samahan hindi naman siya maaagaw. Dito lang ako hindi masyadong sang-ayon dun sa salitang tumulong at sinagip. Nandun na tayo sa intention mo na ayaw mo maging kabit si Igop. Pero ipagpalagay na lang natin na hindi mo bet si Igop. Aagawin mo ba siya sa girlfriend niya? Siyempre hindi. Kaya siguro mas masasabi ko na palitan natin yung salitang sinagip at tumulong sa mga salitang mahal mo talaga si Igop noon pa. Kaya ganun na lang din yung tiyaga at pagpupursigi mo na bigyan siya ng pagkakataon na mahalin ka pabalik at mabigyan siya ng magandang pamilya. Hindi ko rin kasi masabi na utos lang to ng mga kaibigan mo pinakiusapan ka lang na agawin siya sa girlfriend niya. Kasi kung inutusan ka ng mga tropa mo na kumain kang tae, kakain ka ba? Siyempre hindi. Kumbaga ang pangyayaring ito ay ginusto
mo at ginusto na rin naman ni Igop, kaya masasabi kung pinili nyo talaga ang isa't isa. Masaya kayong dalawa ngayon, hindi dahil sa iniligtas mo siya o tinulungan mo siya, kundi dahil talagang mahal nyo yung isa't isa. Kaya ang masasabi ko na ang kwentong ito ay isang happy ending, at wag mo na lang pakinggan si Ate Girl.